Sa video po na ito, ibabahagi po namin sa inyo kung paano po i-assemble ang battery cage or egg machine. At sasagutin din po natin ang mga comment na ating mga viewers kung tama po ba ang kanilang opinion. Ganito po pala ina-assemble yung mga battery cages o egg machine. Ito po ay may iba't ibang sukat at may iba't ibang laki o haba. Base po ito sa dami po ng package o sa dami po ng manok na inyo pong orderin. Pagpasensyahan nyo na po muna ang quality ng aming video dahil nga po may kalabuan talaga. Dahil nga ito ay pinapasa lang po sa akin sa pamamagitan ng messenger. Pagdating po ng mga next year, possible po na camera ko na po mismo ang kukuha sa mga video na ito at maibibigay ko po sa inyo ang magandang quality ng video na aming maipapanood po sa inyo dito po sa aking channel sa YouTube man po o sa Facebook. Meron pong nag-comment sa aking mga previous na uploads dito sa YouTube channel ko po at saka sa Facebook page. Sasagutin po natin ang kanilang comment na base po sa kanilang opinion kung tama po ba yon o mali. At saan po ba maganda mag-invest? Sa bangko po ba tayo mag-invest na ating pera? O magtayo po tayo ng sarili nating negosyo? Kahit maliit lang po yung tayo po magmamanage dahil nga po kung sa bangko, alam naman po natin na matutulog po ang ating pera doon at nakapix na po ang kanyang interest. I mean, hindi po pala matutulog. Gagamitin po ng bangko ang ating pera na ininvest sa kanila at nakapix na po ang tubo na ating makukuha o yung interest. Pero kung magne-negosyo po tayo kahit maliit lang, possible po na lumaki po ang interest ng ating pera, possible din pong malugi. Kaya dapat po kapag tayo mismo ang magne-negosyo, dapat tayo po ang mag-handle nun para mapag-aralan po natin kung paano po ba natin mapalakad o mamanage ng maayos ang negosyo na ating sinimulan. Ito po pala ang comment ni Sir Pido Losilla na 50 pesos lang po daw ba ang konsumo ng kuryente sa 48 heads ng manok. Opo, tama po. Sa isang buwan po ay 50 pesos lang po ang nakukonsume ng 48 heads na manok po. Base lang po ito dun sa manok po na aming alaga. Kasi nga po, hindi naman po yan 24 hours na nakasindi ang ilaw. Pag araw po ay nakapatay lang po ang ilaw at pagkagabi naman po ay hindi naman po yan ganong kalakas kumain ng kuryente ang isang ilaw na atin pong ilalagay dyan sa ating manok dahil hindi po ganon kalaki ang pwesto na makakain po o magagamit natin sa 48 heads na manok dahil maiksi lang po ang sukat niyan. Agri Negosyo, Agri Asinso. At ito naman po ang comment ni Sir Dog Lover PH, hindi ba daw binabawas ang gasto sa cage? Kasi po doon sa video po na inyong napanood po sir, ang ginawa ko pong video doon ay kung magkano lang po ang kinikita sa itlog sa loob po na isang araw. So ibig sabihin po yung cage po doon ay hindi po nabawas. Pero tatalakayin po natin o gagawan ko po ng hiwalay na vlog kung ilang months po ba bago mabawi po ang gastos o ang puhunan sa cage at sa manok na ating binili. At tama nga naman po ang sinabi ninyo na kapag nagsisimula ka pa lang sa ganitong business, hindi mo pa po alam o wala kang idea sa ganitong business, ay hindi ka po pwede na bumili o mag-start sa maramihan. Kaya dapat pagandaan nyo po muna, aralin po muna natin. Tama lang po na mag-start po tayo doon sa maliit, lalo-lalo na po dito po sa 48 heads, tamang-tama po ito para po sa learning process kung paano po natin alagaan ang ating mga manok at paano po natin ito imamanage ng maayos.
At ito naman po ang comment ni Sir Jay Poise Aquaculture, hindi daw binawas ang monthly salary ng tao. Kung kasama daw po ang salary ng tao po buwan-buwan ay lugi pa daw po sa 48 heads ng manok. Dapat daw po ay maramihan po ang ating alagaan. Sa video po na aking ginawa sir na inyo pong napanood, wala pong sahod po ang nag-aalaga doon sa manok dahil nga po siya mismo ang nag-aalaga doon sa manok na 48 heads. Bakit po kayo kukuha ng tao na mag-aalaga kung 48 heads lang naman po ang inyong alagaang manok? Hindi nga po advisable na kukuha ka po ng tao kung ang negosyo mo po na pinasok ay kaunti lang. Kumbaga, ito ay learning process lang. At kung alam mo na po i-manage kung paano po patakbuhin ang ganitong business, pwede ka na pong kumuha ng mas maraming manok o kung ano man po yung business na yan at saka ka po kukuha ng tao para hindi ka po malulugi sa pasahod buwan-buwan. Example po, kung 48 na piraso lang o 48 heads lang na manok ang iyong bibilhin, kukuha ka pa po ng tao na mag-aalaga niyan, wala po talagang kikitain dyan dahil may sasahuran ka pa pong tao. Pero mas maganda pa rin po talaga na ang ating perang extra na ating nahahawakan po ay ilagay po natin sa maliit na negosyo kaysa iimpok po o iimbak natin sa bangko dahil nga po maliit lang po ang interest ng ating pera lalo na po kung savings lang po ito. For example po, sa 50 o sa 50,000 o sa 50,000 na ating pera sa bangko po, buwan-buwan po ay kumikita lang po yan ng 4 o 6 pesos. Yun lang po. Base lang po yan sa aking naranasan. Ngayon po, kung tayo po ay mag-invest po ng pera natin o 50,000 po yan, malaki po ang return yan kung i-invest po natin sa negosyo kumpara po sa ilalagay po natin sa bangko yung ating pera. Katulad po nito, yung ina-assemble po na ito, ito po ay deliver po namin last week po ito. Meron po kaming dalawang pinag-deliveran na manok. Yung isa po ay sa San Jose, San Miguel po, Iloilo. Ngayon po ang diniliberan namin, kumuha sila ng 48 heads. Meron po silang sari-sari store na maliit. Ngayon, 48 heads ang manok na kanilang kinuha. Tapos, ang 48 heads po na yon, kapag nangitlog na, sila na po mismo ang magbebenta ng itlog sa kanilang tindahan. Kaya, mas malaki po ang kikitain nila dahil nga po hindi na po sila mag-aangkat o bibili pa ng itlog sa palengke para ibenta po sa kanilang sari-sari store. Ngayon, yung itlog po na kanilang sariling makukolekta po sa kanilang alagang manok na 48 heads, yun na po ang ibebenta nila. Kaya doble po ang kita dyan. Hayaan nyo po, kapag may time po ako ay ibabahagi ko po sa inyo kung ilang buwan po bago makuha po ang ROI o return of investment o yung ating naging puhunan sa ating alagang manok. Lagi po nating tandaan na kahit sa anong negosyo po, dapat po ay marunong po tayong magtiyaga para makamit po natin ang ating inaasam na tagumpay. Ito po yung sinasabi ko kanina na 48 na piraso po na inassemble po namin at dineliver po namin sa San Jose, San Miguel po, sa sakop po yan ng Iloilo. At kung nais nyo pong magpa-deliver o order ng manok po sa amin, huwag po kayong mahiya mag-message po sa Facebook page ko po. At re-replyan ko po kayo at ibibigay ko po sa inyo ang mga presyo ng bawat package.